Hello, good morning. Ito po yung iyong Transfarmer Philippines and Magna Aguila of the XM. Ito po, maingay. Kasi bagong tali lang po ito. Bagong awat. Yan o. Yan. Hindi pa sila sanay sa tali. 5 months old. Babae. Subago yan mapakastahan mga 8 months. Yan. 7 yan sila. Actually, naibinta na yung iba. Tag 3-5. Ito yung nanay. Ito po yung akong munting farm. Pamana ito ng aking mga magulang. Nga more than 1 hectare po ito eh. Yung kabila doon sa may malapit sa sementeryo, isang hektarya din. Din doon sa kabila pa, isang hektarya din. Din mayroon akong nakuhang bago, pinagkaloob ni Lord sa atin, galing sa DNR, kay Digong, presidente pa si Digong. Ito yung nanay, oh. Tatlong hektarya po yon, doon sa malayo pa, sa may bundok, sa may kambugsay kung tawagin. Ito buntis. Yan. Yung mga tubo ko. Yung mga tubo ko, pinakakain ko lang yan sa kambing. Minsan ginukuha ng mga bata, okay lang. Yan, pampataba ng kambing. Ito yung napier. Yan. Purple. Napier galing sa Africa. Hanap ako ng hanap ng napier. Minsan pag lingon ko nakakita ako, tinan mo, God provides. Yung pinarami ko kaagad. Mahal po ang napier. Isang dangkal, 40 pesos. Isang dangkal po. Ito. Oh. Salabit. Yan ang mahirap pag nakatali. Kaya isang araw, gagawan ko sila ng koral. Ngayon yung kamalig, oh. Mga kapatid, mga kaibigan. Inihingal po tayo. 1 kilometer yung ating inilakad, eh. Araw-araw, lumalakad ako ng mga 4 na kilometro balikan. Yan po. So, yan po yung mga niyog. Meron pang mga natitirang niyog. As you can see, putol yung mga niyog. Oh. Putol po yung mga niyog. Dahil kay Odit. Ito yung kapatid nung maliit na kambing. Kambal po ito. Yan. Napakabait. Katulad ng isa, medyo hindi mo maingay, makulit ng konti. But din again, mababait sila lahat. Ngayon, nandun yung isang kamalig. Oh. Oh, dalawa ang kamalig. Mayroon akong isang kamalig dito na parang bahay. Talagang pinulak ni Odit. Ayun o. Oh. Mga damuhan na ngayon. Ng ibon, no? Maawit. Yan. So, 1, 2, 3, 4. 4 po ang ating kambing. Puro babae. Meron akong alam sa Jinsan. Nakilala ko lang sa YouTube. Isang police.
Nag-umpisa lang siya sa 7 kambing. Ngayon, mga around 200 kakambing. Nakabinta na siyang around 100 ng mga kambing. So, ito yung garden natin. Ito yung mga mani. Ito yung mga kalabasa. Yun, namumunga na po yung ating ampalaya. Yun, namumunga na po yun. Marami ng bunga. Ito, patani. Yun, no? Yun, no? Yan po yung bunga. Hindi po ako nagpo-pruning ng ampalaya. May kaibigan akong na nasa YouTube. Huwag mag-pruning kasi nasasyak ang halaman. Ayan, no? Ayan man sila magbunga ng magbunga. Kasi yung iba nagpo-pruning, nagmamadali. Okay. So yun mga kalabasaan, nandun sa gitna. Mamaya na tayo pupunta doon. Yan o. Nakasabit po. Mga luma ko po itong kalabasaan eh. May mga bago doon. Sa gitna. Nakaharvest na din po tayo. Nakabayad tayo sa mga sa internet. Galing lang po yun sa kalabasa. Internet. Yan po oh. Yan, nakatago. Yan, hinog na siya. Ready na siyang ibinta. So, maya-mayang konti, babalikan ko po kayo. Ito, malapit na siyang ma-harvest. Yan. Kasi napakasarap ng mga gulay na walang spray. Wala po siyang spray, wala po siyang mga artificial na mga Kaya may mga niyog oh. Maraming bunga. Pero marami pong naputol. Grabe. So okay lang. In every adversity, there is opportunity. Okay? Ang Diyos hindi nagpapabaya. Ito, mulberry. Mulberry, oh. Tiyan mo naman, may bunga, oh. Kainin natin. Mulberry, vitamin C. Ba, hindi ko na madamuhan, no? Kulang mag-isa, eh. Regenerative farming. Kulang gastos. Hindi inararo, kita mo, ang dumi. Pero productive po yan. Maraming bunga po yan sa ilalim. Ito, mani, oh. Hindi na nadamuhan. Pero may mga laman yan. Kasi regenerative farming. So walang gastos, walang pesticides, walang commercial fertilizers. Yan o. Ang ibig sabihin po nito, babae na kalabasa. Anong gagawin dyan? Mga babae na kalabasa. Ayan, kababae o. Okay? So parang magtuloy ang bunga, ipollinate po natin. Ito yung lalaking kalabasa. Tanggalin muna itong mga petals. Di natanggal na, no? Balikan natin yung babaeng kalabasa. Ang pag-pollinate po,
hand pollinate between 6 o'clock to 9 o'clock lang. Kasi 10 o'clock magkuklose na po sila. Magka-cut off na po sila. Pahalik-halikan muna. Ano? Pahalik-halik muna para malaglag yung mga pollen. Then, pagkatapos ng halik-halikan, itusok ng pag-anon. Sigurado po yung magtuloy. At least 90 to 95% ang success rate. So, itong isa, hanap tayo. Yan. Ito. Lalaki po ito. Yan. So, madaling malaman ang lalaki, oh. May matulis na bagay. Yung matulis na yan, ipahalik-halik doon sa babae. Dinahalik-halikan na siya. Nalaglag na yung mga pollens. Itutusok ng ganun parang lalong magtutuloy ang bunga. So mayroon pa akong nakita dito. Madali mong malalaman ang babae. Kasi mayroon ganitong parang nakabuka. At saka itong ilalim, may bunga na siya. Ayan o. May maliit na bunga na siya. Okay? So, ipulinate lang siya. Kumbaga sa Tagalog, ibulog. Okay, mamayang konti po. Balikan ko po kayo. Yun po yung aking mga bulanghoy. Oh. Kamuting kahoy. Yan, yung kawayan. Sa atin pa rin yan. Yan mga niyog. Hanggang doon sa kabila pa. Yung niyog na yun, oh. At dito sa kabila. Meron akong treehouse dito sa kabila. Maliit lang. Nakakatawa nga eh. Okay, maraming salamat at see you around. God bless us all. Power.